Ako po si Christian Isguera, isang journalist. Broadcast journalist Christian Isguera gives his take on burning issues of the week. Conversation na base sa facts, hindi falsehoods. Listen to it first on Vera Files. Ayon po kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., poprotektahan daw po niya ang karapatan ng mga nasa media. Okay po yun, tama po yung sinabi niya. Pero himayin din po natin yung kanyang pahayag, lalo po sa konteksto ng pamamahayag ngayon po dito sa Pilipinas. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating Vera Files commentary ngayon pong linggo. Ito po yung mismong sinabi ni President Marcos Jr. Under my lead, we will support and protect the rights of the media as they efficiently perform their duty. I underscore the crucial role of the press in building an active citizen, one that contributes to the development of the society. Alright, sa totoo lang po, ang ganda ng sinabi ng Pangulo. Ang sarap po pakinggan, lalo't matindi ang kinakaharap po ng mga mamahayag ngayon. Sana nga lang po, no? Itong kanyang pahayag goes to all journalists, hindi lang po yung mga kaalyado o kakampi nila. Kamakailan lang po brutal na pinatay si Percy Lapid, isang broadcaster na madalas tuligsain si dating President Rodrigo Duterte at ngayon si President Marcos Jr. Curious lang po ako, no? Bakit kaya hindi niya binanggit yung pagpatay nung humarap siya sa Manila Overseas Press Club recently to think na doon din naman po siya nangakong poprotektahan ang mga nasa media. Obvious naman po, no? The murder of Percy Lapid was the elephant in the room. It also sent a clear message to us in the media, a very chilling message. Imagine, very prominent broadcaster si Percy Lapid at sa Metro Manila siya mismo pinatay. Napangahas po ang ginawa at yun po ang maliwanag na mensahe. Kung talagang seryoso po si Pangulo sa mga sinabi niya, we can start by having the police solve the case of Percy Lapid. Hindi lang po yung mga mismo pumatay, kundi pati na po yung mastermind dapat po mahuli. Higit na mahalaga po tapusin yung culture of impunity kung saan walang habas ang pagpatay. Kasi alam ng mga salarin, makakalusot po sila. No? May sistema tayo ng hustisya pero wala pong kasiguruhan na gagana po ito sa lahat ng pagkakataon. Sabi pa po ni President Ferdinand Bongbong Marcos, whatever difficulties you may encounter from this point on, the government will always be ready to lend an ear and to listen to your concerns and to answer all that you may want to know. Well, marayan pong tanong. Una-una na po, taxpayer money po ba yung ginamit na nagpunta siya sa Formula 1 Grand Prix sa Singapore recently? Marami po kasi nag-iisip na baka lakwacha po yung ginawa, no? Pero ginawa na lang po ng dahilan na mukhang legit nang pumutok po ito sa social media. Isa pa po, we heard na baka po hindi maglabas ng report si Pangulong Marcos sa kanyang first 100 days. Bakit kaya? Tayo wala po bang magandang maibalita? Again, the public needs to know, never mind the critics, this is about transparency and accountability. Kung talagang laging handa ang kanyang administrasyon na sumagot sa mga tanong, they should set a consistent example. Otherwise, talk is cheap. One more thing po, no? Kung talagang committed ang presidente to promote the rights of journalists and to protect them, kasi nga mahalaga ang role natin sa isang demokrasya, he should go hard on trolls. Obvious naman po kung sino pinoprotektahan at pinagsisilbihan ng higit na marami sa kanila ngayon. Imagine if the president himself would tell them to stop spreading lies, to stop discrediting journalists. In short, umayos kayo, tigilan niya yung ginagawa niyo. Mukha po siyang wishful thinking, pero wala naman pong masamang mag-wish. Maraming salamat po. Subscribe to Vera Files on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts so you won't miss Christian Isguera's weekly commentaries. Para naman sa usapang facts, abangan ang What the F podcast ng Vera Files every second and fourth Tuesday of the month.